everyone! At happy Thanksgiving sa inyong lahat. At gagawa ako ngayon ng ham. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko niluluto yung aking ham ngayong Thanksgiving. So, I will share this recipe. Simple lang siya, pero masarap naman. So, ayan, samahan niyo ako. So, ito lang ang mga kailangan natin. Siyempre, meron tayong pineapple. Ayan, ang gamit ko ay itong 100% pineapple juice. Ayan, ang gamit ko, dalawang lata siya. Tapos, meron tayong cherry. Meron tayong cinnamon. Ayan. Meron tayong sugar. Ayan, kumuha ko ng konting juice from the cherry. At itong 2 tablespoon ng lemon. Ayan, ang ating honey, 1.5 cup. Tapos, ito yung juice galing dito sa pinya na nakalata. Ayan, so ito yung ating ham. So, ang gamit ko dito is bone-in. Bone-in ham. Ayan, bone-in ham siya. So, spiral ang gamit ko. Mga ano lang, mga 15 minutes per pound ang pagka-bake ko nito. So, depende kung gaano kabigat yung sa mga ham nyo. So, ayan. So, in 325 Fahrenheit. Ayan siya. So, i-combine lang natin siya dito sa pan. Combine lang natin lahat ang ating kailangan ng ingredients. Ayan, ang ating sugar. Ang ating honey. Ang ating cherry juice. Ang ating lemon. Ayan. Tapos itong cinnamon. 1 teaspoon lang siya. Ayan. And then, i-mix lang natin siya sa fire. Hanggang matunaw lang yung sugar niya. Ayan. Hanggang matunaw lang yung sugar. Ito yung ilalagay natin sa ating ham. So, kung makikita nyo yan, ayan, makikita nyo yan, na-dissolve ko lang yung sugar. So, wala na siya. Ano, na-dissolve lang siya. Hanggang ganyan lang. Huwag nyo nang pakuluan. Basta na-dissolve lang yung sugar, okay na yan. Ilagay na natin yung ating ham dito sa ating pan. Hindi ko na isasama to. Hindi ko na gagamitin ito kasi meron naman ako na ginawa. So, ito lang talaga siya. Ayun, lagyan na natin siya ng pinya. Ayan. At ngayon, na-cover na natin siya. Ilagay na natin yung ating ginawang base. Ito yung ating pang base. So, ipo-pour out lang natin siya na ganyan.
Ayan, so after 2 hours, i-base natin siya para hindi siya mag-dry. Ayan, after 2 hours, ito yung kanyang itsura. Ayan, so, ano lang natin, i-base lang natin siya. Ito yung mga sabaw niya. Ayan, para hindi siya mag-dry. Ayan. I-uncover natin siya pag malapit na siyang mag 4 hours. So, yung 1 hour, i-uncover na lang natin siya. So, ganyan lang siya. Tapos, ibalik ulit natin sa oven. So, ayan, yung 1 hour natin, ayan, glinaze ulit natin siya. And then, ipasok ulit natin siya ng 1 hour. Ayan, i-1 hour natin siya. Uncovered na siya. I-uncovered na natin siya. Sa 1 hour. So, 160, lumampas na siya sa 160. So, pwede na siya. Luto na siya talaga. So, mainit na siya sa loob. Luto naman na ito. Parang pinainit lang natin siya. So, ayan. Ready na yung ating ham. Ayan ang ating ham. Ready na siya. Ayan. Ayan, ang ating spiral ham. Huh?